Only in the Philippines, itong reaksyon ni presidential aspirant Senator Ping Lacson sa dami ng mga electoral substitutions ngayong halalan. Anya, tila pangungutyanan ng proseso ang nangyayari. What's happening now showcases the convoluted narrative of the state of politics in the country. We should really take a serious look at in amending the Omnibus Election Code to make it more or less permanent. Dapat na umanong tanggalin ang voluntary provision sa substitution rule. Ang dapat kasama lang in case of death or incapacity or disqualification. Nothing more. Kasi pagka voluntary, doon lumalabas yung abuso. No magpapile, knowing fully well na hindi naman talaga tutuloy. Parang hoping against hope that the intended person na magpapile magbabago ng isip. Pero napatunayan din umano na hindi ganoon kasolid ang mga kandidato at kaalyado ng administrasyon. Kahapon, sinabi ng Pangulo na hindi niya suportado ang kandidatura ni dating Senator Bongbong Marcos. We were anticipating that the administration will put up a solid team, a solid tandem. Speaker Alvarez, who is very close to Secretary Cusi. Nabanggit sa kanya minsan ni Al Cusi, no? Sabi niya, Nyor, Nyor ang tawag niya kay Speaker Bebot. Sabi niya, alam mo, ang worry namin, baka we might end up na yung administration, wala kaming kandidato. So, kaya hindi ako na-surprise talaga. Maganda sana anya para sa oposisyon, pero malabo pa silang magkaisa ni VP Lenny Robredo. There were talks of unification, but at this point in time, I doubt it. Nagbabala naman si Lacson sa mga kandidatong ginagamit ang tupad program ng DOLE para sa kanilang kampanya. I cannot understand for the life of me why such government programs will be coursed through some politicians, requesting for say to do caravans in some areas. We're getting our feedback from the mayors who are sympathetic, who are supportive. Sinasabi nila, nagpapaalam yung iba, kasi kung hindi sila mag-co-contribute ng mga constituents nila, no, kasama yung mga sasakyan, hindi sila mabibigyan ng tupad. Sabi ko, sumama na lang sila para makatanggap sila ng tupad kung ganun ang laro. Maging pondo ng NTF-LCAC, pwedeng nagagamit na rin umano sa politika. Yan ang problema. Pagka pinasok ang politics, sa maski anong endeavor na napakaganda, sira yung kabada. Git ni Lacson, tuloy lang sila ng running mate na si Senate President Tito Soto sa pagtutok sa kanilang kampanya.